Ito nyo na mga kapatid. Okay, Daniel chapter 12, verse number 2, hanggang verse number 3. Okay, sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May all bless us, encourage us, at hari nawa ang bawat sa amin ay ma-refresh, ma-remind ng mga nagmumula sa inyong salita o Diyos. Na huwag kaming alis, na hindi po kami pinagpala at hindi po kami nahamon mula sa inyong salita o Diyos. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please visit it. Ito po ay sinabi po ng banal na kasulatan kay sa Daniel, at many of them that sleep in the dust. So time will come, tayo po ay kukunin ng Panginoon. Alam niyo, ang issue po ng kamatayan, hindi po yan popular. Okay, kung kayo po ay magkakaibigan sa trabaho, hindi po ninyo pinag-uusapan yung kamatayan. Okay, ang pag-uusapan nyo, bahay, kotse, sa mga binata, paano magkaroon ng girlfriend, o di ba? Sa mga estudyante, paano mag-excel sa kanilang trabaho. So many things, okay? Sa may negosyo, paano yung negosyo ay umunlad, paano kumita, o di ba? Sa mga tawag doon, halimbawa, vulcanizing shop, ang pinag-usapan dyan ay ano-anong klase ng mga gulong, di ba? Pagka malayo pa lang, alam na nila, manipis, makapal yung gulong at alam din nila yung presyo. Okay. Pag ikaw ay, so yun po yan. Pinag-usapan po yung mga celebrities, pinag-usapan yung rich and famous, pinag-usapan yung tinatawag na current events. Pero yung kamatayan, bibihira po yan pinag-uusapan. Okay? Bibihira po yan. Kaya bibihira, lalo na sa Pilipinas, pag namatay yung tao, walang kabaong. Nakuha niyo ba yun? Walang libingan. Dahil ayaw nila yung issue na ganyan. Pero sa Biblia, itinuturo, sabi ni Haring David, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kasi ang buhay po natin, mga patid, tingnan nyo ha, mag-ano muna tayo, mag-explore muna tayo ng mga Biblia, passage of scripture. Psalms 90, ano sabi dyan? Verse number, ano? Verse number 9. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Parang kahapon lang, parang kwento lang. Diba? Tapos yan, wala na. Kaya pagka ikaw ay bata pa, ang usapan, paglaki ko, pag ako'y magkatrabaho, pag ako ay makapag-asawa, pag ako ay ganito, di ba? Makapag-travel abroad. Pag ikaw'y tumanda na, anong magiging usapan? Alam mo, nung kabataan ko. Alam mo, nung kalakasan ko. Di ba? Alam mo, nung ako pa'y walang sakit. Ganun po yan, pabalik po. Okay? Verse number 10, nasabi dyan, for the days of our years are threescore years and 10, that is 70. So, ang buhay natin ay 70. Aba, okay ah. Ilan taon na tatay mo, princess? 64? 64, 65, isipin mo. Alam mo, sa edad kong ito, ang dami ko palang mga classmate na mga namatay na. Okay ah. Pag-uwi ko ng ano, ng amin, Surigao, tinanong ko si ganito, ay wala na, matagal nang patay. Ang biro, yung mga kilala ko na pinagtatanong ko, mga patay na. Sabi ko, huwag na ako magtanong kasi baka ako malapit-lapit sa pangalan ko yan ah.
Eh, yun po yan. And if, sabi po dito, ni Haring David, and if by reason of strength, they be 80 years, yet is their strength, labor and sorrow, for the sun cut off, and we fly away. Oh. Sipin mo, ang ginamit dyan, we shall fly away. Pag tayo naman tayo, we will fly away. Oh. Pupunta tayo sa langit. Eh, paano yung mga hindi mananampalataya? Di ba? Yun po yung problema sa hindi mananampalataya. Doon tayo ngayon bumalik sa binasa po natin, Daniel chapter 12. Anong sabi dyan? And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Oh, lahat ng mga namatay, they will be awakened. Gigising yan eh. Saan sila papunta? And some to shame and everlasting content. So yung iba, mapunta doon sa kapahamakan. Nakakahiya, di ba? And some to everlasting life, doon, sa buhay na walang hanggan, kasama ang Panginoon. So ito po yan, ano? There are two kinds of eternal life. Eternal life, doon kasama ang Panginoon, at yung eternal life, doon papunta sa impyerno. Susunugin araw at gabi, magkailan-kailan pa man. So, halimbawa, nagsoloinin kayo kanina, Angelo? Nakapagsoloinin kayo kanina? Okay. Yun. Anong sabi niya sa verse number 3? And they that be wise, yung mga wise, so everybody wants to be wise, anong meron? Shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So darating po ang panahon, mga kapatid, na bawat isa atin, tayo po, we will give an account to God. Di ba? We are accountable for what we do. Kaya ang tanong natin, bakit ako niligtas ng Panginoon? Bakit ka niligtas ng Panginoon? There must be accountability between the line. Okay? Kung ikaw po yung nagtatrabaho doon sa iyong opisina o doon sa workplace mo, you are accountable. Gita mo isa yung people natin noon. Dumating siya sa opisina. Anong sabi ng ano? Sabi ng secretary? Oh. Siyempre, secretary sa ano yun eh? Malapit sa bus yun eh. Nakuha nyo? Sabi ng secretary, ay, pwede bang makisuyo sa'yo? Makisuyo? Ano po yan, ma'am? Pwede bang pakiwalis muna? Wala pa yung ating janitress. At hindi ko nang pwedeng utusan yung guard natin. Hindi ko pwedeng makisuyo sa guard natin. Kasi nasa harapan siya. E merong, ano lang, merong parating na client. Pwede bang palinis man lang ng konti? Alam mo sagot? Ay, hindi ko line of duty. Hindi ko linya yan. Hindi ko trabaho yan. Oh. Ano po ako dito? Anong tawag niyan? Yung taga-deliver ng ano? Ha? Mga sulat, mga ano, mga document. Oh, messenger ako rito. Hindi ako janitor. Oh, di ba? Sipin mo, nakisuyo lang yung sekretary. Tapos, dumating yung kliyente, dumating yung boss. Yung boss, siyempre, ano siya na dismaya, di ba? O bakit hindi yung opisina natin, hindi man lang maayos? O, wala ba si ganito? Ay, sir, si ganito po, ay ano po, tawag doon, may sakit po. Eh, nakisuyo po ako ganito, na kung po pwede, mag-asikaso rito. O. Eh, sinagot lang po ako, hindi po ako janitor. Di ba? So, point doon, nandoon ka sa workplace, you are part of the company. Kung wala yung isa, ikaw man yung available, dapat mag-take charge ka. Tama? O. Kasi, yun yung bubuhay sa'yo. Pag nalogi yun, wala kang trabaho. Pag umangat yun, meron kang bonus. Nakuha nyo? O. Wala naman siguro ano eh.
E de, sa makatawid, nagalit yung boss. Isipin mo, sinisante siya. Tinanggal siya. Dahil ang ano niya, wala siyang tinatawag na ano, accountability doon sa company. Oh. Tapos ngayon, nagdemanda siya. Isipin mo, dinimanda niya yung company. Pinabasa niya sa akin yung sulat niya, no? Sabi ko, Brad, hindi obra yan. Oh. Pagkay ka na sa kumpanya, eh, ang katwiran niya, hindi ko talaga trabaho yan. Oo nga, hindi mo trabaho, kaso lang, ikaw yung available person during the time. Diba? Kaya ganito mga badin, meron tayong tinatawag na mathematical formula. Okay? Halimbawa lang, kaya ay mag-solve ng mga numbers. Para yung anak ko. Ah, doon, aaral. Tab, tingnan mo nga to. Sabi ko, pambira nung kapanahonan ko, inahanap ko na yung Y na yan at saka yung X na yan. Hanggang hindi pa rin ma... Ba't naman kasi yan ang pinag-aaralan? Kaya tuloy sa ano, sabi nung teacher, ay, Juan, can you find me your ex? Ginawa niya eh. Yung sa papel niya ba? Exam. Yes, ma'am. Lumabas eh. Hinanap yung ex niya eh. Mahirap. Dinala doon sa kwarto, ma'am, this is my ex. Mahirap yan, ha? Sabi ng teacher, why you bring here? Kaya mahirap yan. Okay? Iwan ko. Siguro, mga teacher naman to si Princess, siguro, ah, part na ng, yun na nga ang problema natin, eh, education natin. Parang, ang sa akin, mayroong mga bagay na obsolete na eh. Isipin nyo, yung grade 3 sa ano, sa Japan, ang pinag-aralan, electronics welding. Dito, kung kailan ka tumanda, saka paaralin sa TISDA. Bakit hindi ipasok sa loob ng eskwelahan yung pag-aaral na yon? Bakit kinakailangan turuan kung kailan tumanda na? Dapat turuan. Sabi naman ng mga Pilipino, hindi, masyado pang bata yan. Oh. Ayan. Eh may mga bagay kasi na hindi mo na kinakailangan ituro eh. Cellphone na cellphone nga eh. Sige. Yung edad ko na ito, kaya ko. Hindi. Nagpapaturo ko yun sa mga bata eh. Oh. Simpleng bagay nga, screenshot. Hindi ko alam eh. Di ba? Di ba? Magkukopya ng mga notes, hindi ko alam. Kaya pag ginamit ko to, ang laman, puro laro. O puro laro eh. Mga download na puro laro. Hindi na yung mga lesson ko eh. So ito mga batid, ang lesson natin ngayong gabi is all about continuation to nung nakaraan. Because last time we discussed about simplicity of or the soul winning is simple. Okay. Ngayon naman ang lesson natin, reason why we win souls. So dahilan, bakit ikaw, ako, we need to win souls. Yun yung mga dahilan natin. Oh. Para bang ganito, bakit ka nandito? So you have reasons. Why you give to missions? You have so plenty of reasons why you give to missions. Okay? Pag sinabi natin, bakit ka nalangin, nagpe-prayer meeting, you have so many reasons why you attend prayer meeting. Many reasons yan. And those reasons, proven and tested po yan. So dito po tayo ngayon, reasons why we win souls. Okay? So, ganito po yan. Dito po sa loob ng church, it is my prayer that all of you are soul winners. All of the members must know how to win souls. Kakanta ka ng ano eh. Kakanta-kanta ka tayo sa sungbok dyan. Onward, Christian soldier.
E tayo po, spiritually, we are soldiers of Christ. Amen? Oh. Pagkatapos, pag ikaw ay nasa secular world, sundalo ka, nag-graduate ka ng 4 years, pero hindi ka man lang marunong bumunot ng baril. Oh. Pag sinabi, anong klaseng baril to? Hindi ko alam eh. Anong sundalo yon? Hindi mo alam yung classification ng mga baril. Nakuha niyo ba mga baril? Oh. Kasi yung mga nandoon nag-aral, baga sundalo, marunong yan. Tayo, ordinaryong tao, pag maiksi, ah, baril yan. Pagka humaba, ah, armalite yan. O, di ba? Pag bilog, ah, granada yan. O, ganun lang. Medyo suman, ang laki, ah, dilamita yan. Yan lang yung alam natin eh. Pag malaki ang bala na isa lang, ah, propel gun na yan. O, di ba? Pag maraming bala naman na pag-anon, ah, machine gun yan. Yun lang yung alam natin. Nakuha nyo? O. Pero yung totoong mga nag-aaral dyan, nagpaputok ka ng baril o hindi, susuruin nila yon. At susuruin din nila kanino nang galing yung bala. Nakuha nyo mga buday? O. Alam nila yan. So bakit nila alam yan? Pinag-aralan po nila yan based on their knowledge and experience. Tayo ho dito, we are soldiers of Christ. Amen, mga kapatid? So tayo po yung knowledgeable spiritually. Knowledgeable tayo. We know the target and we can point where is the way to heaven. Naituro natin yan. Alam mo eh. So because we are knowledgeable, kaya nga, we have so many reasons why we need to win souls. So number one, because it is God's command. Utos ng Diyos ah. So may utos eh. Yung presidente, commander-in-chief yan. So bago siya mag-utos, mayroong mga order-order yan, executive order. Number, ganito. Bago i-release yan. Okay? Tayo po, meron din. Kung yung gobyerno, tatanungin nila, is it constitutional? Oh, nasa constitution ba yan? Magre-reklamo yung kongreso, magre-reklamo yung senador, di ba? Magre-reklamo yung tawag doon, yung mga lawyers, magre-reklamo yan, kahit ordinaryong Pilipino, magre-reklamo. Yan ba ay nasa konstitusyon? Can we find it there? Oh. E tayo naman ay mga Kristiyano, ang atin laging sinasabi, is it biblical? Nasa Biblia ba? Yes. Utos ng Panginoon, di ba? Nasabi ng Panginoon, Matthew 28:19-20, go. Sino utosan ang sunod? Ye. Hindi sinabi, go pastor, go missionary, go Bible student, go teachers. No. Ikaw, tayo. Yeah. Di ba? Lumang English yan niya eh. So ang bago, you. You go. Kaya yun po yan naman din. Soul winning is not an option. Hindi option ito. It is not a spiritual gift. Baka sabihin ng mga Kristiyano, ay, do I have an option? No, walang option. Everybody is required. Oh. Alangan naman na eskwelahan kayo, magbigay yung teacher na examination. Sabi ng teacher, okay, you had your midterm exam. Except, si ano? Oh. Hindi pwede yan si ganito, mag-mention ng pangalan. Oh. Hindi pwede si Angelo. Oh. Kasi mapi-perfect niya yan. Oh, pambihira, no? So you cannot, there is no such thing as exemption. Lahat yan. Okay? Kaya hindi pa pwedeng, okay. Lahat kayo dito mga Kristiyano, mga anak na kayo ng Diyos, you go, soul winning. Hindi sinabi ng Panginoon, go ye, exit, ganito. Walang ganun eh. There is no such thing as exemption. That's why soul winning is never an optional.
It is not a spiritual gift. Eh, hindi ko gift yan eh. Yung musulwining, hindi ko. No, hindi gift yan. Utos yan eh. Gugustuhin mo man o hindi, gawin mo kasi utos yan. Subukan nyo sa bahay na lang, mag-utusan ka. Oh, di ba high blood, hina-high blood yung nag-utos? Nakuha nyo? Oh. Hina-high blood yung nag-utos eh. Pag hina-high blood yan, ang sunod doon, tataas ng konti yung boses. Pag hindi mo rin sinunod, tataas pa lalo yan. Titining yan. Pag tumining na yan, ha? Hindi pa rin nakinig yung inutusan, ang kasunod noon, yung mata, tumititig na sa'yo. Ang kasunod noon, tumaas na, nakatingin pa sa'yo, aba, nakadilat na yan. O, nakita nyo? Pag nakadilat na yan, kasunod noon, yung mga daliri niya, nakaturo na sa'yo. At medyo namumula na yan. Utos yun. Kayo po yan, mga brother. Utos ng Diyos yan, walang exemption. Sa bahay, pag nag-utos na, anong karaniwan sinasabi ng mga anak natin? Eh, may assignment pa ako eh. Masakit yung kamay ko. Masakit yung tiyan ko. Ah! Ginagawa natin yan nung araw. Di ba? Ulit-ulit lang yun eh. Ano ba? Soul winning is not a church program. Akala nyo yung soul winning, church program niya? No. It is never been a program of the church. Kaya tayo dito mga kapatid, if you have time, you go here every Saturday morning, meron tayong ano, children's ministry, so pwedeng dumiritso na kayo. Oh. Pero hapon meron. Nakuha nyo? Oh. Meron tayo dyan. Anong oras yun? Ano? Art? Oo, 3 o'clock. Dapat nandito na kasi mag-devotion muna konti. Alam nga naman, sasaba kayo sa gera. Walang briefing. Pag yung isang organization, halika police, may i-re-read yan, briefing muna. Ito kapasok ha? Oh, yan. Pagkatapos, kinakailangan, hintayin yung signal ko ha? O yun, o. Ganun yun. May briefing yan. Kaya dito, ang briefing natin, devotion, salita ng Diyos. Kasi tayo, instrument lang, hindi naman tayo magliligtas eh. Alam ka na sabihin mo, pag tinanggap mo ako, maliligtas ka. Sikibuloy lang yun. Gumagawa noon. O, kita niyo sikibuloy. Pero hanga ako doon, ha? Idol ko yun, eh. Oh. Siyempre, idol mo siya. Hindi dahil religious pastor siya, no? Because of the success that he has. O, di ba? From a farm boy. Nagkaroon siya. Sipin mo, maging billionaryo ka because of that. Kasi yun nga lang yun. Abuse of power is not good. Kaya, total, na, absolute power corrupts. Yun. Pag sinit aside mo na to, i-label mo na yung sarili mo dito, it will corrupt. Okay? So, yun nangyari. Pero, dapat ano yan, kahangaan siya ng mga business world. Ang akin lang, nung sinundo si Alice Go, nagpapapicture pa, masaya yung mga ano, mga official, diba? Kung si Kibuloy na, malungkot na sila eh. Oh, hindi ko alam kung anong ano, in between the line. Ano pa mga batid? So tingnan nyo ha, soul winning is never been a church program. Baka sabihin nyo ay programa ng church namin yan. Hindi ho. Pag lumabas ka, hindi ho. Hindi yan programa ng church. Ha? Utos ng Diyos yan na gawin mo. Gawin natin. Amen mga batid? Yan. Okay? Ang tawag natin yan dito is saturation drive. We saturate people. We try to reach out people. It is a clear, unavoidable command of God. So yun po yan, number one. Bakit tayo mag
Why win souls? Pangalawa, because soul winning is the decent thing to do. Decent yan. Mag-soul winning ka, and that's a decent thing to do. Because, if you are a businessman and you sell product, you represent the product. Di ba? Ikaw mismo mag-represent ang produkto. Kita mo yun? Pag nag-ano ka, mag-sell ka na, no, salesmanship ang tawag doon eh. Pag ikaw po ay magbinta ng beauty products, kinakailangan makumbinsi mo yung kliyente mo. Kita mo, mula nung ginamit kayo, kuminis yung mukha ko. Oh, natanggal yung mga wrinkles na yan. Oh, di ba? Mga ganun. Pumuti po siya. Magandang gamitin yan. Oh, yung tao naman, napahanga, sige nga, subukan ko. Yan, di ba? Kasi mayroong testimony mula sa'yo. Nakuha niyo, mabalit? Pag ikaw naman na yan, oh, pagkain ng ano mo, produkto mo, anong gagawin mo? Magpa-pretis ka. Di ba? At yan, kaya nabubusog kayo doon sa mall kasi kaiikot na pretis, no? Diba? Pabintis ka. Oh. Eh ako nga eh, doon sa, saan ba yun? Landers. Doon Landers, ano? Ano yung dito sa Marikina? Ha? Katabi ng Uniqlo. Harap ng Marikina, ano? Ha? Isi na. Uniqlo, katabi. Ande? Blowig, Uniqlo, dito. Isinar, ayun, sa Isinar. Sa Isinar, daming ano doon eh. Daming pretis doon, di ba? Pretis. Pila-pila si pretis. Oh, kuha ko, kuha, kuha. Drinks, kuha din ako. Yung pinakahuli, alak na pala yun. Ano pala yun? Ibang lasa yun ah. Medyo umasim, yun bang napangiti ako ba? Iba yung lasa. Sabi nung ano, sales lady, okay ba siya? Okay. Hindi. Wala sa ayos ah. Tama, pauwi ako ni oras eh. No. Ibig sabihin nito, you represent the product. Dito po, we represent God. That's why, ano sabi ng Panginoon natin? You are ambassadors for Christ. You represent heaven. Okay? You represent eternal life. Yun po yung minamarket po natin doon sa tao. Ano yung meron ako? Di ba? Sabi ni Pedro, nung pumunta sila doon sa ano? Sa templo. Oh. Ano sabi nila? Nakakita sila doon ng lumpong tao? Nababalimos. Ano sabi nila? Ha? Kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Supposing nang ibibigay nila yung barya, yung pera, no? Ang ibinigay nila yung kaligtasan ng Panginoon. Amen, mga patid? Oh. Di ba? Mas maganda yon. So ang ibigay natin, yung buhay na walang hanggan na itinuturo ng Biblia, yun po yan. Huwag natin yung market yung church natin. Eh, tingka sa Baptist Church, church namin. Hindi po yun. Ang una natin yung market, yung Panginoong Jesucristo. Yun po yan. Kasi pag walang connection siya doon, he or she will never go to church. Wala yan. If i-market natin yung church, we will go here, but unsaved. Nabautismuhan, unsaved. Kumunta sa choir, unsaved. Oh. Sipin mo. Kita mo yung kay schoolmate ko. Valedictorian. Sipin mo. Graduation nila. Nag-preach yung Amerikano. How to be saved. Ano sabi ng mga pastor? Naloko na. Graduation, ang sermon na how to be saved. Yung mga pastor na kaganoon doon, no? Nagkukwentuhan. Ah, naklain itong puti na ito. Kitang graduation eh. Eh, lahat naman ng mga yan, mga bimbo simbahan yan. Sipin mo. Pero yung kanaw, kahit hindi nakikinig yung mga pastor na gagawintuhan, talagang grabe yung kanyang preaching. Ako naman din, sabi ko, ano nangyayari sa taong to, ano?
graduation, nahang na, na ano din ako, na nadala din ako doon ng mga Amerikano, ng ano, ng mga Pilipino pastors eh. Oh. My goodness, mga patid, nag-invitation siya. Ang nag-forward, yung ano, yung valedictorian, umiiyak, tumanggap sa Panginoon. 3 years kang nag-aral sa Bible school, hindi pala ligtas. 3 years kang nandiyan nagtuturo ng mga bata how to be saved, hindi ka pala ligtas. 3 years kang kumakanta sa choir, people need the Lord, hindi ka pala ligtas. Napanyo mo din? Oh. Umiyak dyan, nakatuga. So, lahat kami nakatunganga. Wala kami masabi. Bakit? Saka lang niya naunawaan eh. Kanya mabalit? Ang tanong namin, dapat bumalik siya ng first year. Diba? Kasi hindi naman malaligtas yun. Diba? Oh. Sipin mo yan. Sabi namin, dapat bumalik ng first year yan eh. Hindi man naligtas yan eh. Oh. Sipin mo yan. Kaso lang yung preacher na yun, Amerikano, nagsulwining siya because it was a decent thing to do. Ibang nasa puso niya that somewhere along the line, along the crowd, someone is hiding Christianity in their faces, but not in their hearts. Oh, kaya tumanggap yun. Sabi sa 1 Corinthians, ano, 15. 1 Corinthians 15, tayo mabalit. 1 Corinthians chapter 15. Verse number 34, 15:34. Awake, O righteousness, and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Diba? For some, merong iba, have not the knowledge of God. I speak this for your shame. Oh. Minsan kasi head knowledge lang, no? Not from the heart. Yan ang problema natin. Okay? Kaya pag tayo po'y nagsolwining, makinig yung maigi ha, please, huwag naman yung, di ba pag ang pabango mo, ang market mo ay pabango, dapat amoy mo pabango. Tama? Hindi amoy, ano, you know, hindi amoy tawas. Naka nyo? Oh. Pabango eh. Market mo, pabango. Pagkatapos, ang baho ng ano, kilikili mo. Tapos, ang minamarket mo, toothpaste. Tapos, yung kausap mo eh, nakaganoon na ng panyo. O, di ba? O, hindi ka nakamumog yata. O, sino nga niniwala doon? Nobody. Tama? Wala. Naman niniwala dyan. So, yun po yan naman pwede. Kaya kung ano yung produkto mo, yun, maging disinti ka doon. So tayo po, ambassador tayo ng Panginoon. We represent heaven. So dapat, you act, you talk, and you dress like one. Nakuha nyo? Pupunta ka doon sa kay mayor o kaya kay barangay captain. Magchinichinilas ka lang, magsurpa-surpan ka lang, magsando-sando ka lang. Do you think entertaining ka nyo? No. Hindi ka pasukin sa pisina noon. And that is true. Kaya nga, pag pumunta tayo sa, ano, sa church, mayroong guidelines tayo. Let all things be done decently and in order. So there must be orderliness and decency. Yun. Applicable yan sa lahat ng area ng ano, pananambahan dito. Ay, yung mga kumbo-kumbo na iba mga simbahan, is that decent? Is that an order? No. Ang mga mataong mahihirap, gusto noon, rock music. Bakit? Magugulo. Kaya yung mahilig sa rock music, magugulo buhay noon eh. Magugulo din pag-uisip noon eh.
At ang kasabihan lagi, pag mahilig ka sa rock music, maiksi lang ang buhay mo. Pang mahirap lang yan. Di ba yung mga concert? Pinupuntahan mga yung people, mga mahirap. Bakit? Di ba tayo, gusto nating concert? Kasi mahirap tayo eh. Meron na bang bumili sa inyo ng ticket ng pang-orchestra? Oh, orchestra. Wala eh. Hindi nyo ma-enjoy yan. Pabarote, ma-enjoy nyo? Oh! Hindi nyo ma-enjoy doon. Di ba? Walang tao. Kasi ang nakakaintindi lang yun, tangmayaman lang. Nakuha nyo? Yung mga disinting tao lang nakakaintindi noon. Pero mga higher class lang yun, nakakaintindi doon. Yung mga mahirap, hindi maintindihan yun. Itay, niligtasan ng Panginoon, mag-upgrade po tayo. Nakuha nyo, kapatid? Mag-upgrade tayo. Kasi yung mga ori ng mga musical instrument dito, dito lang sa lupa yan. Pagdating sa langit, wala na hong yugyugan doon. Dapat maintindihan din yun yung mga simbahan eh. Nakuha nyo? Kung dito, nagpa-practice tayo, papunta ng langit, at worship ng langit, oh, pagdating doon, ang gagawin natin? Holy, holy, oh. Yuyuko ka lang naman doon eh. So kung nag-practice ka ng mali rito, anong magiging ano mo doon? Out yan sa langit? Di mali din. Oh. Di ba social media? Absent ka nung mag-practice, di ba? Oh. Sa halip na sumayaw, umupo ka. Pagkaiba eh. Yan magiging disente tayo mga patid. Kasi disente naman, magsulwini ka. Disente yun. Bakit? Di ba pag disinti ka, mamahalin yon? Pag nasulwiningan mo yung tao, tumanggap sa Panginoon yon, magkano ba presyo noon? Lahat ng yaman ng mundo, hindi pwedeng bayaran yon. Nakuha nyo, abadid? Yan. Kaya nga, kayamanan mo yon. Saan? Sa langit. Okay? Kayamanan mo yon sa langit. Hindi ko kayamanan yon. Ikaw nasulwining noon eh. Okay? Next. Ano pa? Bakit tayo mag-sulwining? Pangatlo, because it encourages believers. The moment na ikaw mag-sulwining, along the way, you encourage other Christians. You encourage other believers. Dahil nag-sulwining ka. Oh. Ano sabi ng ano? Ng ano? Proverbs 27. Proverbs 27. Verse 17. Ano sabi? Proverbs 27. Verse 17. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Oh. Pag nakita ka na isang Kristiyano na ikaw ay nasusulwining, nai-encourage ka, nakita mo ang sarili mo that you are defeated, huh? You are discouraged. But the moment you saw a believer, you saw a Christian doing soul-winning, ano nangyari doon? Nahihiya ka sa sarili mo, nai-encourage ka. At sinasabi mo, sana ganyan din ako katapang. Gusto ko rin gawin yan. May mga pangarap tayo sa buhay eh. Di ba, panakita ang bisikleta maganda, gusto ko rin magkaroon ako. Nakakita ka ng motor, di ba? Maganda yung motor. Pambirap. Lumilipad. Gusto niyan. Kukusang magbanking, di ba? Okay yan. Gustuhin mo. Pangarapin mo. Nakakita ka na ano, ng bahay. Ano sabihin mo? Gusto ko, magkaroon din ako ng bahay. Yung mayroong hilipad. O, di ba? Pambira, ngarap ka, may hilipad na eh. O. Para pag hindi man ako mabili ng helicopter, at least bibili ako ng drone. Doon ko ilalanding. Mabihira, no? O. Nakaka-encourage yun. Kaya ang soul winning, mga batid, na-encourage ka. When I was a young Christian then, pumunta ko ng Cebu. Alam mo, nasa barko pa lang kami. Yung merong mga miyembro doon sa Cebu.
habang naghihintay sa amin, nandoon sa pisbulan, pisbol, nagsusulwiling. Pagtingin ko, pababa. Sabi ko, yung taong yun, nagsusulwiling yun. Sipin mo, nakita ko. Bakit? Bukas niya Bible. At saka nakita ko nakapulo. Okay. Ah, baptisyan. Susulwiling. Sipin mo, bungad na bungad ko sa pier, na-encourage na ako dun sa tao. Hindi ko na kinakalang umatin ng conference doon pala, na-encourage na ako. That was the time that I am very depressed. I want to quit the ministry. Yun lang. Napadaan lang ako ng Cebu. Ayoko na. Ayoko na mag-Bible school. Ayoko na. Uwi na ako. Pero yung nakita mo yung ganong eksena, parang there was a fire that sparked. Parang sinindihan ka. Ako niyo, Brad? Yun. Yun yung nagiging motivating factor mo to return. So, hindi ko na kinakailangan bubaba. Gusto ko nang bumalik ka agad. Gusto lang kinakailangan. Bababain kayo. Pasahiro kayo. Nakuha mo? O, bababa ka. Kaya pagbaba namin, pinuntahan ko agad siya. Sabi ko, Brad, thank you. You encourage me so much. Hindi pastor ang naging courage yung sulwiner niya. Tignan niyo? So yung mga discouraged na mga tao, na-encourage yan because of your deeds. Pag pupunta ka na social media, pa nag-scroll ako, nakikita ko yung mga nagbibigay ng mga tracts, nakaka-encourage yun. Yung mga nag-street preaching, nakaka-encourage yun. Yun po yan, mabuti. Kaya I do hope and pray na bawat isa atin dito, we will be encouraged, di ba? You will become an encourager to other people by doing soul winning, okay? I-continue na lang natin do next time. Tumayo po tayo, tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa inyong salita. Thank you, Father, na napalalahanin mo kami about reasons why we win souls. We win souls because it is your command. We win souls because it is the decent thing we can do, being an ambassador, being a child of God. We win souls because it encourages other believers or Christians. By doing so, we encourage others to do more, to bring people to Christ. Mga kapatid, if you are reminded by God's word, minsan nakakaligtaan natin, kapitbahay natin, mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kapismate natin, taken for granted. It is called popularity over priority. Hindi mo na siya prioridad because that person becomes popular, familiar to you. So yung need ng kaligtasan na wala na. If God has something for you tonight and God is speaking to you, you are reminded by God's word, the freshness of our salvation. Pwede nating sabihin sa Panginoon, Heavenly Father, give me compassion. Di ba ang Panginoon natin? He was moved with compassion. Not only compassion, He is full of love. Halina, mag-reflect yan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Full of love and compassion for the lost. If God has something for you tonight and you're reminded by God's word, you're free to come, kneel down, and talk to them in prayer right now. Thank you.
Thank you, Father, for your words, for your reminders to us tonight. Thank you for the lessons that we have. As we part ways, O Father, take care of us, keep us safe. Those who are always traveling, give them traveling mercies. Those who are in need, provide their needs. Those who are studying, give them knowledge and wisdom. Yung walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay, mga nanghina, palakasin, makaramdaman, pagalingin. And I pray, dear Father, na bawat sa amin will be a channel of blessing to others. And help us to be soul winners. All these things, I ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all.